going to discuss this afternoon a topic that is applicable to everyone, not just married people, singles. Lahat ng meron relationship. Yeah, okay, di ba? All of us are in a relationship with, sino ba dito may, ano, may magulang? O, di ba? May kapatid. Oo, wala naman yatang singaw dito. Oo, di ba? So we're here to discuss about growing your relationships. Ayan. Okay, how many of you want to have a happier life? Yes? Raise your hands. Gusto kong makita. Para lang sure, di ba? You know, there was a study in Harvard na over even more than 75 years na ginawa nila. Sinundan nila yung mga subjects na ito. At ang conclusion na there is one thing that it says that you need to focus on para maging blessed or masaya. One thing lang? Oh, one thing. Ano kaya yun? Hmm. How many of you know what that is? Sa tingin nyo, ano? Yes. Ha? Ano, eh, may ano, may ewan. Doon, anong sagot? Parang apo yun. Ano sa tingin nyo, one thing? One thing, yes, sir. Ha? Sarili? Sarili, ako. To focus on sarili? Hindi. Para maging happier and fulfilling? Baka ibig sabihin, ano? To improve on himself. Oh. Sino pa? Mayroon pa? Oh, sirit na? Oh, what do you need to focus on to be a happier and fulfilled person? Yeah, okay, sirit na daw. Sirit. Yeah, this is sabi niya, the conclusion is good relationships keep us happier and healthier. Period. Biro mo, after more than 75 years, ito yung conclusion nila. Okay? Pero you know, as followers of Jesus Christ, alam na natin 'yan. Why? Basahin nga natin 'to sabay-sabay. Can you read it together? Relationship is at the core of our existence. When God created us, He put us into a relationship first with Himself and then with each other. Oh, yan ang sabi ni Wilkerson. Oh, oh, yun. So God created us to be in relationships. Diba? Hindi ka nag-iisa. God created us to be in relationships. Meron kang, we are to be connected with each other, relating with each other, talking with each other. And that's what God wants us to do with Him, di ba? Gusto ni Lord na kinakausap natin siya araw-araw. Pag hindi natin siya kinuusap, alam mo, nami-miss kayo ni God. Nami-miss kayo ni Lord. Oo. Nami-miss ka na. Tututs. Ha? No, nag-usap kami kanina sa park. Oh. Tsaka kanina lang dito. Oo. Oh. For example, what is the most important commandment? When Jesus was asked, Teacher, what is the most important commandment? You louder? Yon. And that precludes a relationship. Sabi niya, Jesus replied, can you read that, babe? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Yon. Diyan nag-umpisa yung sana all. Sana all. Bakit kaya, no, yourself? Oh, all. Love the Lord your God with all sana your heart. Sana all your heart. All your heart. All soul, all your mind, all your strength. Yes. Yung pala dapat ang context ng sana all, sabi diba? Ni Lord, sana you will sana surrender all. Sana all. All of your heart, soul, and mind. Surrender all. Yun, diba? Yung pala yung original context ng sana all, diba? Eh, bakit ang basihan dito ng loving your neighbor, yourself? As yourself. Bakit kaya yourself? Because God so loved you that He gave His one and only Son. Yun. Diba? Amen? And that's why, because of God's love for us, He made a way for us to be in a relationship, a new relationship with Him. Anong ginawa niya? Dahil makasalanan tayo, di ba? So, lumalayo tayo sa Kanya dahil sa kasalanan, di ba? Eh, ayaw niya mangyari yan eh. So, what did He do? He sent His Son so that we could be in a relationship with Him. And in Romans chapter 5, verse 11, this is a beautiful illustration. It says, now we can rejoice. Pwede tayong maging masaya in our wonderful new relationship with God. All because of what the Lord Jesus Christ has done for us in making us friends of God. Amen. Galing, no? Because of Jesus. Because of what Jesus has done in our lives. He wants us to have a relationship with Him. How many of you are now in a relationship with Jesus Christ? Amen.
Amen. Amen. Diba? So dapat nandun yun, relationship status, diba? Nakalagay doon, in a relationship with Jesus. Next. Yun. Bawal lang, it's complicated. Okay. So going on, just to give you an example of why we are relational beings, what was the first thing that God called not good? Alam ni sister, di ba? It is not good for man to be alone. Oh. That was the first thing that he called not good. It is not good for a man to be alone. Therefore, we are not to be alone. We are not meant to be alone. I will make a helper suitable for him. Teka, ibig bang sabihin nito, lahat ng lalaki kailangan mag-asawa? Paano yung mga called to single blessedness? Like Paul, di ba? Oo. Sabi ni Paul yun. Ibig bang yun, sabihin, eh? Less than sila? Oh, sa singles retreat na natin pag-uusapan yun. But in so the beginning, not necessarily in a husband and wife relationship. I think it's in a relationship per se with God and one another. But in the context of this, it says it is not good for man to be alone. Oh. That's why he said he will make a helper. Helper. Yeah. And that was the first marriage, diba? That's why we're going to talk about relationships in the context of marriage. Mm-hmm. But it will be hopefully relatable to you in the terms of singleness, in terms of relationship with your parents, with your siblings, sa kamag-anak, ayan, sa mga ka-church. Yun. Okay ba yan? Yes? Alright. At yung mga naghahanap din ng romantic relationship. Yeah. Okay. Oh, ikaw muna. So I will share a short testimony of love and then to be followed by Miriam. Ito yung first love ko. Okay, pumanaw na po siya. I was married to the late Ting Margot Linsangan Roberto. She was from Cagayan de Oro City. Okay, kaya palangga ang tawag niya sa akin. Ito ba sa yun dito, Bisaya? May mga palangga ba dyan? Shout out, come on! Yes? Yun. So, mestiza po siya. She was a Pelaez. And we got married way back in 1995. Yeah? And doon ko po naranasan sa kanya yung in sickness and in health. Di ba? Because just 5 years after we got married, siya nga pala ang nagdala sa akin kay Lord. Oo. So isang araw, she was my business partner. Tulungan niya ako sa mga negosyo ko. And then, pumunta kami ng Cagayan de Oro where we had a project. Actually, Gary Valenciano concert yon. So nag-promote kami ng Gary Valenciano concert. And it was the most successful failure. Nalugi po kami. Hindi dahil kay Gary. Dahil sa madami kami mga ginawang mistakes. Long story short, all of our savings, kami ni Ting Ting, nawala. Okay? One day, she told me that she was going to leave me. Akala ko iwanan niya na ako. But leave me pala to go to a Bible study. So sabi ko sa kanya, oh, it's sandali, sasama ako sa'yo. And sumama ko sa Bible study. First time ko magbukas ng Bible since college, Theology 101. At doon ko na-discover, really, God speaking to me through His Word in many ways. Like, dahil doon sa concert failure, dami-daming utang. Bala ko, takasan yung mga utang. Pero pagbukas ko ng Bible, sabi ng Bible teacher, turn to the book of Romans. And doon ako napunta sa Romans 10, 13 yata yan, or 13:10. Pero ang nakalagay doon, let no debt remain outstanding. Diba? Bala ko, tatakasan ng utang. Pero nakalagay doon, let no debt remain outstanding except for the debt to love one another. Okay? So nang-uusap sa akin ang Panginoon through the Word. You know, I was planning to kakasuhan ko yung mga partners ko doon dahil feeling ko nadaya ako. Pero pagbukas ko ng Bible doon sa Matthew, di ba? Sabi doon, love your enemies, forgive 7 times 7. So by the time I was so amazed at God's Word speaking to me, by the end of the Bible study, I had surrendered my life to Jesus Christ. And I had become a born-again Christian. It was because God used Ting Ting, my first wife. But then, akala ko after that, everything will be all right, sweet. Ayun pala, marami palang trials na mararanasan ng isang Kristiyano. Tama ba? But the difference is, during those trials and hard times, God is with you. And that's what I experienced in sickness and in health. She was diagnosed, hindi pa nga ma-diagnose, it took so long kasi meron pala siyang systemic lupus.
Okay, so ganyan po itsura niya in the year 2000, but there was a miracle that happened. And after that, ganyan na pa itsura niya. Okay, so the doctors are saying it was a miracle. It was an answered prayer. And I wrote that story in the book, The Heart of Healing. That happened in year 2000. The year 2000. Okay. So, akala ko after that, kota na ako sa trials kasi na-bankrupt na ako, nakabawi, tapos nagkasakit yung asawa ko, muntik na siyang mamatay. Pinag-pray lang talaga namin, and God answered that prayer. And I saw God's healing miracles in her. Okay. And another miracle in our life, 5 years later came, because she was not able to have biological children, so we experienced having children through the miracle of adoption. So nag-adopt po kami, and this is right now my eldest son, Joshua. So we adopted him at the age of 7 months old, and we experienced such joy, no, in our lives. Kaya lang, 5 years later, nagpa-check up kami, bumalik si Ting Ting sa hospital, and then we got the news na bumalik yung systemic lupus. At this time, lampas na stage 4 na siya. So lupus is like the cancer of the immune system. Na imbis na pinoprotect yung katawan natin, the immune system is attacking it. And it's attacking multiple organs like the kidneys, the liver, the nervous system, and so many other organs. Okay. Fast forward from July, August, she was in the hospital almost for 6 months. Okay. Naubos po yung pera namin. Lahat ng savings namin doon napunta. And by January 5, 2013, at 6:56 in the evening, I was holding my wife's body in my arms, and that's where she took her last breath. So namatay po siya, January 5, 2013. And I remember it was one of the most intimate moments I had with the Lord. Dahil sa ICU, ang sinasabi ko, nasa ICU ako, pero yes, Lord, I can see you. I see you, Lord, in the ICU. You are with me. And even if you've taken away my wife, I know that she's with you. She's now your bride. And I will walk her down the aisle. And so, that was the scenario in the hospital. Pero pag alam mo, pag uwi ko sa bahay, nako, doon ko na naranasan yung pag-isip mo, pag-abot mo ng kamay, wala na siya doon. Pagdadrive ko, usually nagdadrive ko, isang kamay lang kasi ka-holding hands ko yung asawa ko. Diba? Kahit delikado, isang kamay lang na buti ng automatic. And in fact, there's one time na pa-uwi ako sa Skyway. Dati dyan kami sa Alabang nakatira. Pa-uwi sa Skyway, nagdadrive ko na, ay, wala na pala yung asawa ko dito, patay na. Then, I was overwhelmed by grief, iyak ko ng iyak. And then gusto ko na nga i-drive yung sasakyan off the Skyway para nasa langit na rin ako kasama niya. Pero naalala ko, hindi ko pwede iwanan si Joshua na kaka 5 years old lang niya that time. But on my birthday, a few months later, April 8, I remember, and my son, si Joshua, alam ko ito sa Holy Spirit, speaking through him to comfort me. Every day he would tell me, Dad, you know what? Ang prayer ko is God will give you a new wife. More 5 years old yun na yung prayer niya. Sabi ko, tala. He would even write it out during our devotion. Well, what is your prayer? Sabi, God, please give my dad a new wife so that I can have a new mom. Ganun sabi niya. So you know what? That faith, like a mustard seed, that childlike faith, was heard by God. The God of the universe, hindi yung universe, di ba? Mga New Age sinasabi na, you speak to the universe and the universe will attract, di ba? Will give back to you. Hindi. Joshua spoke and requested to the God of the universe. And that's why the God of the universe gave us a Miss Universe. Ayan. Ikaw naman. ako naman. Una, nakilala niyo ako na narinig niyo ba yung Beauty Queen na nadapa noong 1999? Ako yun! Ano, at kaya, no? Sinong buhay na?
Sinong wala pa nun? Alam ko marami mga millennials ngayon eh. Pero yes, ako po yung beauty queen na nadapa. At nakapagbukas po ito ng mga pinto mula nung umuwi ako with the first runner-up title back in 1999 sa Miss Universe. Na it opened doors for me to work in show business. Gaya nga nabanggit ng host kanina, unang hirit, extra-extra, extra challenge. May mga movies din, may sitcom din. Pero kahit nasa gitna po ako ng limelight, alam at marami na akong kinikita no, sa showbiz, alam nyo, I found myself na parang hindi ako completely nasasatisfied dun sa dami ng pera tsaka kasikatan na supposedly ini-enjoy ko. So sabi ko, panahon na siguro para magkaroon ng meaning sa buhay ko. During the time, kinuha po ako ng World Vision Development Foundation para maging child first child advocate nila, sponsor, celebrity sponsor. Pero hindi pa rin yun enough na kahit meron akong charity work, parang gusto ko magkaroon ako ng pamilya. So, at that time, meron akong isang Italian boyfriend na nag-propose naman sa akin. So, ang ginawa ko, iniwan ko yung career ko dito, mga family ko, friends, investments ko. And he swept me off my feet to get married in Boracay and we relocated to Hong Kong. Ayan. Ito po kami, we were building our house on sand sa Boracay Island, sa may Fridays, buhay pa po yung Fridays noon. And nagsettle po kami sa Hong Kong. And as you can see, no, hindi ko akalain na ang milyonaryo pala sa US dollars ang napangasawa ko. At kung ano-ano mga branded clothes, shoes, and bags na pinabili niya sa akin, pati yung mga dating earrings ko na nabibili sa SM, napalitan ng mga totoo, yung mga tipong ganun. Pero sadly, kahit na very luxurious yung lifestyle na binigay niya sa akin at na-fulfill yung mga worldly dreams ko about traveling the world, you know, experiencing luxury goods, pinangarap ko pa noon na naging the next James Bond girl. Alam niyo yung sasakyan niya sa Italy? Yung Aston Martin, yung sasakyan ni James Bond. Kaya parang feeling ko talaga, no, ang long hair ko noon. Pero hindi rin ako naging masaya. So after 2.5 years of being married, yan, na-depress po ako and we broke up. Umuwi po ako dito at sobrang naalala ko, nakahiga ako dun sa sofa ng parents ko. Iyak ako ng iyak. Sabi ko kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Wala na akong dahilan para mabuhay. Kasi yung akala ko forever, ngayon ay over. Sino nakaka-relate? So, kulang lang talagang magpakamatay na ako. Pero alam nyo, God has been so gracious to me. Kahit hindi ako sinusustenta ng asawa ko that time, binigyan pa rin ako ng GMA ng trabaho. Binigyan nila ako ng show na Pinoy Meets World, kaya nakakapag-travel pa rin ako ng mundo, nasusustentuhan ko yung mga kailangan ko. Kaya lang after 2 years mula nung separate ako, I found myself in an even worse situation. Na-scam ako ng life savings ko, I was in the middle of a messy divorce, I wasn't in a great relationship with my parents, and in my desperate attempt to try to recover my career kasi nakakancel na yung mga shows ko, pumayag po akong mag-pose for the cover of Playboy Philippines. Huwag nyo nang hanapin yung picture, hindi po ako nag-pose ng nude. Pero alam nyo naman ang ibig sabihin ng Playboy, di ba? So branding pa lang, sira na pangalan ko, napag-usapan sa radyo, sabi ng GMA, si Miriam daw, nagiging rebelde, tinawag ako ng tatay ko, sabi niya, I am so disappointed, dapat sinabi mo sa akin para pinigilan kita. Pero dahil nga hindi maayos ang relationship ko sa parents ko noon, wala, kibit-balikat lang ako. And the only meaningful thing left for me at the time was my involvement with World Vision Foundation. Pero dahil po nasa gitna ako ng kontrobersiya, dahil dito sa Playboy, tumawag sila at sabi nila, Miriam, we are a Christian non-profit organization. We don't agree with you having posed for Playboy, so suspended ka muna sa partnership natin. Alam niyo, doon talaga ako nakapag-isip. Na-realize ko, mali yung nagiging direksyon ng buhay ko. Tapos sabi ko, gusto kong maging successful, pero na-realize ko, hindi, parang mali-mali yung mga decision ko. In the privacy of my living room, I asked myself, before fame and fortune, ano pang importante sa buhay ko?
na-realize ko yung pananampalataya ko. Sabi ko, faith in who? In God? Sabi ko, hindi ko kailangan si God. Kailangan ko ng pera, ng trabaho, para ma-prove sa asawa ko na hindi ko siya kailangan. May galit pa ako eh. Pero na-realize ko, kung gusto ko talaga maging successful, binalikan ko kung kailan ko unang naka-experience ng success. Kasi pumasok sa isip ko yung sinabi ni Jack Canfield na success leaves clues. So, anong clue ba sa buhay ko? Kaya ako naging successful. Pinaalala sa akin ni Lord na nung sumali ako sa pageant, pinag-pray ko yun. Tapos, nilid ako ni Lord through His Word na sumali ako sa pageant. Kaya nung sinunod ko yun, pinapanalo niya ako. Siguro nga sabi ko, Diyos ang nagdadala ng tagumpay. Eh sabi ko, sinong Diyos? Na-realize ko, ang dami ko pala mga ginodiyos sa buhay ko. Pera, karangyaan, asawa ko. In-expect ko na siya magpapasaya sa akin. Sarili ko, gumagawa ko ng mga desisyon na hindi na ako kumukonsulta kay God. Na-realize ko, lahat ng ito, hindi ko na mapagkakatiwalaan kahit sarili ko. Sabi ko, balik na lang ako dun sa God na kilala ko. Sino yon? Isa lang naman ang God na kilala ko. Mula nung pinanganak ako hanggang lumaki ako, ang nakilala kong God, si Jesus Christ. At buti na lang, may nag-share sa akin ng gospel a few months before the whole controversy happened. My friend shared with me this verse in the Bible, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." And he said, you know what? The truth is God loves us. He wants us to be in a relationship with Him. But we have a big problem. We are sinners. And this separates us from God. But because God loves us and wants a relationship with us, He provided a solution to our sin problem. He sent Jesus to sacrifice His life, to die on the cross, that whoever believes in Him, whoever confesses with their mouth that Jesus is Lord, whoever believes in their heart, that Christ was raised from the dead, he will be saved. It's not enough to do that, sabi niya. You need to receive Him in your heart as your Lord and Savior. So I pray to receive Jesus in my heart as my Savior but not my Lord, which is why a few months later, nandito naman ako, di ba? In my living room, wondering what direction to go. Tapos, nang na-realize ko, hindi ko naman pala completely kilala si God. Ang alam ko lang, pinanganak siya sa Sabah, namatay siya sa krus, pero yung buhay niya, hindi ko kilala. Hindi ko completely maintindihan kung bakit kinailangan siya mamatay sa krus. Pero desperate ako for success. I humbled myself. Sabi ko, Jesus, gusto kang kitang makilala. When I opened my eyes, a friend of mine was inspired by the Holy Spirit at that very moment to send me a message sa Facebook inviting me to Bible study. Feeling ko si God na nasa langit, narinig yung prayer ko. Tapos ito agad ang kasagutan niya, come to Bible study, come and get to know me. Pagdating ko sa Bible study, shinare sa akin ng leader, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future." Tapos sabi ko, wala na akong nakikitang pag-asa sa kinabukasan ko, wala na akong plano sa sarili ko, pero kung si God may plano sa buhay ko at may pag-asa ako sa piling niya, pangahawa ko tong hope na to at hindi ko pakakawalan. Mula noon, every Monday, nagpunta ako sa Bible study. May nag-invite sa akin sa Victory Church. Doon ko natutunan kung paano magbasa ng Bible. Nangungusap si Lord through the pastor. And I really poured out my heart in my private prayer time to God. And I realized there's no one who can understand me the way God understands me. And one turnaround moment for me was when I was pouring my heart to God. Tapos, sabi ko, pagod na ako. Inimagine ko, God was on the throne. I was there by His feet. I laid my head on His knee. He reached His hand, touched my hair, stroked it like so, and said, "Anak, tahana, tahana." Alam niyo, doon ko unang na-experience o na-realize yung tunay na identity ko sa mata ng Panginoon. Biruin mo ang identity ko noon nakabase sa pagiging celebrity, pagiging beauty queen, magkano'ng pera ko, anong mga achievements ko, anong mga meron ako, everything outside of me. Pero lahat yun tinanggal ni Lord. At mula nung tinawag niya akong anak, na-realize ko, ito pala yung identity na walang makakatanggal sa akin.
And all of a sudden, lahat ng mga insecurities ko just melted away. At na-realize ko na kung ang tawag ni God sa akin, anak, I am a daughter of the King of Kings and the Lord of Lords, and that makes me a princess. Inayos ko yung koronang invisible na nasa ulo ko. Nawala lahat yung mga insecurities ko. Tapos na-realize ko, meron akong mga ginagawa na hindi na bagay sa akin. Eventually, unti-unti kong tanalikuran yun. And the more I read the Bible, the more I knew Jesus. The more I knew Jesus. And He was enough. Sabi ko, Lord, I want to be a strong tower for You. Christ me by whispering a name in my heart. And that name was R.D. When I was grieving, I was asking the Lord, Lord, sino yung sinasabi mo sa akin? Kasi in my grief, you know what? The Lord would tell me, huwag ka na malungkot, anak, kasi magmamahal ka ulit. Bibigyan pa kita ng one more great love. And I would say, Lord, sino yung sinasabi mo one more great love? There was a time I was grieving in the shower, and I was having a debate conversation with God. And make a long story short, God revealed to me that it was going to be Miriam. Okay. I said, why, Lord? For the partnership. And I said, this is a very short version. And I said, how will I know that it's her? And then, I asked God for one thing. Sabi ko, God, can you do one thing? Para bago ko siyang ligawan, alam ko na talagang ikaw to. So sabi ko, Lord, bago ko siyang ligawan, can you whisper my name in her heart? And that's exactly what God did. Yeah. So finally, nag-launch out si RD. Niyaya niya ako sa date. Tapos nung dessert, pinadala niya ako ng mga cupcakes that says, I like you. Sabi ko, ay, parang high school. Sabi niya, I want to let you know that I like you. I want to get to know you because my intention is to marry you. Oh, halos malaglag ako sa upuan. Marriage agad. Pero pinag-pray ko kay Lord, Lord, sino ba tong guy na to? Mentor ko siya, pero hindi ko siya time. Pero pinakita sa akin ni Lord yung listahan ko na sinimulan ko the year before lang, lahat ng mga qualities na gusto ko sa guy. Lahat naman, pasok. Godly, spiritual leader, responsible, great father, great husband. Lord, hindi siya 5'11", hindi siya mestizo. But help me to see him as you see him. Wow. O yun. Tapos eventually, sinagot ko rin kasi sabi ni Lord, siya na nga. Ayun. Noon, crush ko si Goma. Pero ngayon, ang smile ko, totoo na, hindi acting lang. So we were engaged October 6, and how many months later? March 2014. Yeah, mag-anniversary na pala tayo. Mm-hmm. Like, 9 years na ngayon, March 25, 2014. At sinagot din ni God yung ano ko ha, yung prayer ko ha, sa kakaiyak niya, para na siyang mistisong pink na pink yung cheeks niya. Tapos, pag nakatayo siya na flats, 5'8". Pero sa wedding namin, 5'11". Hula niyo. Naalala niyo, ano yung Bradford shoes? Yung merong insert sa loob. 5'11 ng wedding. Ayon. Praise God, di ba? May Raquel! Di ba, purity kahapon yan. Nag-antay kami before, hanggang kinasal kami. Kaya, ito yung wedding kiss namin. Ayan. Sino mas mukhang masaya sa amin dalawa? Ayan, okay. And Joshua's prayer was answered. So, he prayed that God would give me a new wife and that he could have a new mom. So ito naging family. It was God's redemption talaga. Praise God. Yun. So when people see this family together, nabubuhay ang salita ng Diyos. When people see me and Miriam together, sinasabi nila, wala talagang imposible sa Diyos. Amen? Yeah.
If you want the full love story ng ni Miriam na sinulat niya sa librong He Can Catch You When You Fall, it's yeah. available on Amazon as an e-book, nasa Shopee, Lazada, at meron din kami mga iniwan na copies dito I don't know if they will sell it or whatever they want to do with it. Meron kami iniwan na enough copies for everyone to read. Okay? So, siya nasa last three chapters yung aming love story. Yeah, siya nga pala nung sinusulat ko to, siya yung naging mentor ko. Buhay pa yung wife niya at that time. Mm. Tapos, hindi ko pa tapos na itong librong to, tapos namatay yung wife niya. Mm. Pero, parang pinag-connect kami ulit ni Lord. Yeah. So, habang nagha-honeymoon kami, sinusulat niya yung libro. Mm-mm. Yeah. Okay? Mm-mm. So, I was asking God, what is the purpose? Kasi with my first wife, Tingting, we were married for 17 years. So sabi ko, okay na ako doon, quota na ako. Hindi ko na kailangan mag-asawa ulit. And Lord, sabi ko, do I need to be happy again? Happy naman ako, di ba? Christ is enough. I was already content in my relationship with the Lord and I was content with just raising my son as a single parent. But God told me this, that the purpose of marriage goes beyond your happiness. I'm putting you together. It is for my glory so that people will know that I am the Lord. Amen. Yes. So my question is, when you get married and your marriage, if you're married already, people must see that God is the Lord, that He does miracles in your lives, that He must see in your relationships, in your marriage, na makikita na, grabe, sino ang Diyos nila? Gusto kong sundin yung Diyos nila. Na, grabe. Yun ang dapat purpose din natin sa ating relationships. That God will see na iba tayo mga Kristiyano in our relationships. And it's for God's glory. Hindi lang basta-basta sa kaligayahan natin. Masyadong mababaw yun. God wants us to be happy, but God wants to be glorified. Amen. So that's why God, and once we got married, nakita ko na nga, ay, kaya pala. So, actually, hindi pa tayo kinakasalan, mag-boyfriend pa lang tayo, naimbitahan na tayo mag-talk together. Oo. Talagang, and then the book, Real Men Are Pogi, was launched, and God really used our lives together even much more. Yes? Tatawagan mo ko? And as a family also, so Joshua would go to us on our travels. Siyang tagapindot na aming PowerPoint. Okay, we also had a men's conference in Korea that time as well. So ang tanong ko sa inyo, is anything too hard for the Lord? That's what God is asking you. Anak, is anything too hard for me? Pero Lord, ang hirap eh. Hindi, anak, is anything too hard for me? Lord, ang hirap talaga. Hindi, anak, is anything too hard for me? What's the answer? Nothing. Diba? Kala mo, yun na eh. But wait. There's more. Biro mo, after 5 years of waiting, God answered our prayer naman. Sabi ko, Lord, okay na kami kay Josh, and if you want us to adopt one more time, it's okay. But her prayer was, I want to experience pregnancy. And I, in my prayer and fasting, I said, God, pagbigyan mo na yung asawa ko, I really want her also to experience pregnancy. And biro mo, at the age of 43, with 1-2% chances of getting pregnant, plus a diagnosis of infertility and APAS, I got pregnant naturally at 43. Amen. Praise God. Not just one, but two. Ito. Ito yung aming miracle baby, si Elijah. Elijah. 1% chance, okay? He's 4 years old now. He just turned 4. So yan. Not just one, and in the pandemic, two. 2020. At 45 years old. Nabuntis na naman ako kay Ezekiel, yeah. Isaiah. He's 19 months old now. Again, God has a question for you. That's why miracle siguro yun talang impression sa akin ni Lord. There's someone here waiting and looking and wanting a miracle. And God is asking you, Amen. Is anything too hard for me? Nothing. Claim your miracle right now in Jesus' name. It is yours. Amen. Amen. Yeah.
And lately, last 2021, last year, 2022, February. Yeah, 2021, I was praying. I was praying, God, where can I bring my family so that they can experience not being locked down, na makalaya naman sila, makatakbo. And God impressed upon my heart, anak, you don't have to stay in the city. Pwede ka naman lumabas. Nag-pray ako, beach yung the word that came. And after considering Borac, Batangas, La Union, pinakita sa amin ni Lord yung merong possibility sa Boracay. So last February 10, 2022, we moved to Boracay. So we've been living there for the past year. And yun pala, gusto rin ni Lord na mag-seta kami ng house church. So we set up a house church in Boracay last October 2. And ngayon, eto masaya rin mag-church sa Boracay. Ang kain namin na budol. And last a few Sundays ago, we baptized some of our members. Five, yeah. Habang nagsa-sunset, di ba? Habang nagsa-sunset sa Boracay. Praise God. So that's what I was going to say. A life surrendered to God is a life surrounded by miracles. Amazing, ano? Biruin mo, ayaw pa kitang pakasalan noon kasi hindi ikaw yung type ko. Yung pala, gusto pa rin ni God na mas marami pa tayong ma-experience with Him and and be used by Him and, diba, to build this church. Yeah. So wow, praise God. Yung CCF House Fellowship is in attendance of between 25 to 30, sometimes even up to 40 people every Sunday. This morning, around 10:30, kahit wala kami doon, yung mga members namin, sila na rin nag-set up doon kahit wala kami. And it was the Lord that provided the house, di ba? Yung una namin bahay sa Boracay, ang kasya lang doon sa living room namin, wala pang 10. Pero nag-pray kami that God will provide a bigger house so we could accommodate more people. Mm-hmm. A few days later, dumating yung landlord namin, sabi, nagkasakit yung kapitbahay nyo, mga expat, umalis na. Gusto nyo sa inyo na yung bahay? Kasha doon, 40. Doon sa lobby. So pinag-pray namin, shinare namin yung burden sa head pastor ng CCF, si Pastor Peter Tanchi. Binigyan kami ng blessing, tapos nag-move in kami in within 1 week, lahat ng gamit namin, na-transfer namin. October 1 yung move in. October 2, church na! So, praise God! So, grabe, amazing. And it's been what? October, November, December, January, February. After 4 months, we can really see that God is growing the church. Sa amin lang nagsimula, sa mga Bible studies lang. Ngayon, meron ng next gen, meron ng youth, meron ng singles ministry, magkakaroon kami ng couples retreat coming up in May. Grabe si God. Tapos, ginawa niya akong president ng Parent Teachers Association ng buong district of Malay. It covers about 32 schools, hindi lang sa Boracay, sa Katiklan, tsaka dun sa area, with 13,800 enrolled students, kasi may gagawin pala siya through me. Right now, nagpaplano na kami together with CCF Family Ministries na mag-hold ng mga school tours, yung Not Alone program, para makapag-minister sa mga youth. And gagawin to ni Lord na bridge event para sa kanila. So imagine, 32 schools yun, isa-isahin namin, and win the youth and their families and their schools for the Lord. Grabe, praise God! So please pray with us. Pray with us. Ang dami nun, but we are fighting from a place of victory because Jesus Christ has won the victory for us and for them. Praise God, yes. So a life surrendered talaga to Him is a life surrounded by miracles, and it's an enriching life when you're walking with God, di ba? When you're just obeying, you're just saying yes to God, and God will reveal at yung plan niya. Kaya pala, di ba? So, when it's hard to obey, sinasabi ng mga tao, Pastor, tao lang ako eh. Brother Hardy, tao lang ako. O nga, tao ka nga. Ang ibig sabihin ng tao, T-A-O, is trust and obey. Because there's no other way. But trust and obey.
Ayun. So huwag yun ang isipin pag sinabi sa'yo, tao lang ako, o nga, tao ka. Just trust and obey kasi tao ka nga. Ginawa ka ng Panginoon to be a miracle. Amen. So yun, relationship with God now, growing in relationship with others. Meron pa tayong siguro, okay pa kayo? 15 minutes? Yes? Alright. Okay, just three short pointers to grow in your relationship naman with others, okay? And we'll go with the acrostic GROW. The first two letters is GR. How do you grow in your relationship with others? Be grace-filled. Ayan. And then next is to be? Other-centric. Ayan. And then the last one is to keep on walking with God. And that's how you will grow in your relationship with others. Diba? Mm-hmm. Remember, the study shows that the one thing that makes people happy to have a fulfilling life is relationships. Okay? And there's a biblical way to do this. Okay? Remember, there's an article that I saw when I was doing research for this. And sabi dito, the secret to a lasting marriage, meron palang, di ba, grabe na pag meron 50 years. Sino po dito more than nag-golden anniversary na? Meron mo nakikita ang 50 years married? Meron ba dito? 30 years? Ayan, 30 plus, okay. Biro mo ito, 74 years na kinasal. At meron pa, ito, 90 years sila mag-asawa. Isang Indian couple, they were about 114 and 115 years old. So kinasal sila mga 20 or 19, something like that. 110. Okay. Ayan. So, biyang bata nila ang kinasal. Pero they lasted 90 years. And they said the secret to their long marriage was three words. Hulaan nyo yung three words na yun. Sige nga, shout it out. What do you think are the three words sa sikreto ng 90 years of marriage? Ano sa tingin nyo? Three words. Anyone? Shout it out. Sige nga. Ha? Submit. Ano submit. Pa? Three words nga eh. More, so, submit to me. O, sige. Ano pa? Love. Ano pa? Three words. I love you. Ano pa? I love you. Guess some more. Guess. Wildest guess. O, sige. Para umabot na 90 years. Sige, sigurit na. Ito daw ang three words. I am sorry. Ayun. Kaya humaba ang kanilang relationship. Well, three words. I am sorry. Mm-mm. Yes. So we grow by being grace-filled with forgiveness. Diba? Ephesians chapter 4, verse 32 says, can you read it together? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Wow, that's best relationship advice. Diba? Three things. Be kind to one another. Be tender-hearted and forgiving one another as God in Christ forgave you. Totoo nga, no? Humility talaga is the secret. Mm. And also forgiveness. Yes. And even ask for forgiveness or say sorry, even if feeling mo yung kabila ang may problema. Mm. Kasi oftentimes, siya naman ang may kasalanan, bakit ako magsasorry? Eh, di ba it takes two to tango? Mm. Oh, hindi naman kayo mapupunta sa away kung hindi ka sumagot eh, di ba? Oh, di ba? Bilang mo, kanina nag-worship kami, nag-sorry bigla. Na, kasi pinagbawalan ko siyang uminom ng 3-in-1 coffee. Oo, kasi tapos, may trans fat daw yung creamer. Allergic ko siya dun eh. Ha? Di ba? Tapos bilang mo, nag-worship, bilang gumano sa akin. I'm sorry, hindi kita sinundan. Uminom ako ng coffee kanina. 3-in-1? Sabi ko, okay, sige, okay. Tinayamin niya, parang hindi ako magaling kasi nagpa-praise and worship, di ba? Hindi, nagpa-praise. Paano ka magaling, di ba? Ang galing ni Lord, di ba? Sa timing. Hindi, kasi nag-worship ako, tapos pinaalala sa akin, uy, may kasalanan ka, hindi ka nag-submit sa asawa mo. Kumain ka, uminom ka ng 3-in-1, di ba pinagbabawala ka? Oo, sorry, Lord. Tapos tamang-tama yung singer kanina, oh. Sabi mo sa katabi mo, ganyan-ganyan. I'm sorry. But diba? That's the secret. Thank you for forgiving me. Thank you, Lord. Aw, diba? Gusto kasi ni Lord na maayos ako sa kanya, yeah. Tsaka kami dalawa. Pero alam mo, meron kami na-discover. Meron palang, there's a way of saying sorry and apologizing to people. Are you familiar with the five love languages?
Di ba? Gasgas niyan, di ba? Lagi natin pinag-aral. Meron pala, the same author wrote a book called The Five Apology Languages. Meron palang ganoon. Okay, yung first apology language, ito yung oftentimes na nasasabi natin, I'm sorry, ganyan. May mga tao pala na, in the way na meron silang way of receiving love, meron din palang way of receiving apology ang mga tao. Na pag mali yung way ng pagsabi mo ng I'm sorry o kulang, hindi nila nararamdaman na sorry ka talaga. So ito yung lima ha. Tapos i-identify nyo kung ano yung apology language nung partner nyo. Okay, so yun. Bukod sa I'm sorry, yung pangalawa, kailangan mag-accept ka ng responsibility mo. So para sa mga taong to, yung I'm sorry, hindi kulang yun. Kailangan... I'm sorry. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Ako yung mali. Pero hindi, sige na nga, ako na yung mali. Hindi dapat yun. Hindi ganon. Kailangan sabihin mo yung I was wrong. Oh, sorry, I was wrong. Ako yung nagkamali doon. My bad. Yeah. Oh, tapos, bukod doon, may mga tao na hindi sapat yung I'm sorry lang. Kailangan meron kang restitution. So meron kang itatanong mo, what can I do to make it right? How can I make it better? Yeah. So, babe, sorry. Ito yung credit card ko. Sige na. Go. Nag-email. Bye. No, but you really say, what can I do to make it right? Anong pwede kong gawin? O ito ang gagawin ko. Next time, hindi na ako. O next time, and then you actually do it, ha? Hindi yung ano lang. Hindi yung sabi-sabi lang, labas sa ilong, di ba? Okay, tapos number four, apology language is genuinely repenting. Bukod sa sinabi mong, I'm sorry, sasabihin mo talaga, I'll try not to do it again. Na hindi mo talaga gagawin na agad. Kasi lalo lang maiinis sa'yo yung tao pag nakita niyang ginawa mo na naman, di ba? And the final... apology language is requesting for forgiveness. So bukod sa sabihing, I'm sorry, sasabihin mo, will you please forgive me? So yan. So look at these five apology languages. If you're married and your spouse is with you, look at your partner and consider, ano kaya ang apology language? O kaya itanong mo na sa kanya, alin ka ba dito? Ikaw, babe, ano ka ba dyan? All of the above. Demand. Gusto ko marinig yung ano, yung number 4. I will not do it again. I will not do it again. Yung, parang feeling ko nag-sorry siya pero at least hindi niya uulitin para I feel safe na hindi niya gagawin ulit. Yun. So yun ang pinaka-acceptable sa akin. Ako naman number 2 and 3. 2 and 3. Okay. Ayan. Oh, kasi napansin ko nga, pa nagsasorry ako, why are you sorry? Kailangan i-own ko pala. Oh, sorry kasi itong ginawa ko. Tapos sasabihin, what are you sorry for? Oh, di ba? Oo nga naman. Oh. So, kailangan sa kanya. Kailangan ano? Naiintindihan mo. Oh. Tsaka there's a way of saying sorry na, I'm sorry. Di ba kaya? Sorry na, hindi ganun na. Kailangan you really look that person in the eye and you say it genuinely from the heart, I'm sorry. I'll try not to do it again. Yeah. Kailangan ganun, ha? Best supporting actress ko yan. Okay. Ito, tinan mo. Itong Proverbs 17 verse 9 says, love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. Anong ibig sabihin ng dwelling? Anong dwelling sa Tagalog? To remain. Oh, ninanam-nam-nam-nam mo pa. Di ba? Nagkasala na nga, nag-sorry na, pero hindi ninanamnam mo pa. Matutulog ka na lang, talagang nire-replay mo pa at nire-replay. Di ba? Bawal yun. Oo. Kasi, lalo kang hindi nakakapag-move on. Paulit-ulit mong nire-replay sa pag-iisip mo, nag-forgive ka na, nag-sorry na nga sa'yo, supposedly move forward na, pero dahil binabalik-balikan mo, nagiging kang historical, tuloy, nagiging hysterical ka. Di ba? So, ito dapat mayroong agreement na pag humingi na ng tawad, tapos nag-forgive na, move forward na. Yes. Huwag nang balikan yung mga nakaraan. Kasi if you can separate close friends, ano pa kaya yung mag-asawa? Ano pa kaya ang mag-asawa? Yeah. So dapat ha, meron kayong agreement o, paano pag binalik mo na naman? Di sasabihin ko, di ba, humingi na ako ng patawad, nagpatawad ka na sa akin, huwag na nating balikan. Yun. Oh.
Meron din siya, no? Minsan pagka minsan kung ako nga nag-bring up, tapos na nakalimutan ko na nga 'yan eh. Ganun siya. Hindi, makakalimutin talaga ako. Kasi ano eh, cesarean kasi siya eh. Anesthesia. Okay. So yun. So if you're dwelling on the fault of your spouse or your parents or your friends or siblings, patawarin mo na, di ba? Wag na. Move on na. Remember that your spouse, your family member is not the enemy. Huwag kayong mag-away. Your spouse is not your enemy. Sabi nga sa Ephesians 6:12, di ba? For we are not, basahin natin, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So tandaan mo, yung kaaway mo, hindi siya ang tunay na kaaway mo. Ang meron talagang tunay na kaaway, si Satanas, na gustong hiwalayan ng ang mag-asawa. Masira lahat ng mga relationships at friendships para wala nang love. Gusto niya merong war. So siya ang tunay na kalaban. So when you're in this situation na nag-aaway kayo ng ka-relationship mo, isipin mo, hindi ikaw ang kalaban ko. Kung may mga asawa ka dito, sabihin mo, hindi ikaw ang kaaway ko. Yes, hindi ikaw ang kaaway ko. Ang iisipin natin, merong third party na tunay na kaaway, si Satanas. And when we begin to think that, you and your partner, yes, you're actually on the same side. Yes. So we fight together, not against each other. We fight together. Amen. Yeah. So hashtag FFYM. Don't fight each other. Fight for your marriage. Or FFYF, fight for your friendship. Share lang ako ha. Oh. Recently, may binalita sa akin na asawa ko na meron kaming parang one of our first friends sa Boracay na dating umaattend ng church namin. Kaya lang, lately napapansin namin, hindi na siya masyadong umaattend. Tapos nag-wonder ako, pati sa Bible study ko, hindi na siya umaattend. So tinext ko siya. Sabi niya, sige, mag-sunset date tayo. Para lang magkamustahan tayo. So nung tinanong ko siya, kamusta, bakit hindi ka na umaattend? Kasi 'di ba nung pandemic, halos wala kaming trabaho. Tapos lately, bumabalik na ulit yung mga trabaho, tapos Sundays pa sila tumatawag. So ang nangyari, imbis na umattend kami ng service or umattend ako ng Bible study, ina-accommodate ko 'yun kasi feeling ko parang ngayon lang sila ulit dumarating, di ba? So, kailangan trabahuhin ko siya. Anyway, umaattend naman kami ng Catholic Church ng 8 o'clock. 10:30 kayo yung service namin. Okay. So, mas prefer niya umattend ng traditional church. Okay, naintindihan ko yun. Tapos, in-offer ko sa kanya yung friendship ko. Sige sis, alam mo naman, importante na tuloy pati ng quiet time mo. And if ever you need prayers, let me know, I'm here for you. So, ginanong ko siya. A week later, nagbalita siya sa akin, oy, alam mo si ganitong friend mo. Alam mo bang umabot sa balita sa akin na na tinanong daw siya nung isa nating ka-church. Tapos ang sabi na, bakit mo ako kinakalabit? Ayaw mong ikwento ko yung storya. Oo, sige. Na ganit. Chismis. Hindi naman nila kilala kung sino. Sige. Get to the principle. Okay, so, ang nangyari, yung balitang umabot sa, ikaw nga nag-chismis sa akin, eh, di ba? Meron siyang narinig at gusto niya i-address ko yung issue dun sa girl na yun, tungkol dun sa girl na yun, kasi nakakasira ng parang nagiging negative yung gossip about the church, yung kung bakit namin sinetap ng yung church na gano'n, na nalungkot kami na, akala ko ba friends kami, bakit nagiging ganyan yung nagiging balita. Ganyan. So, nalungkot ako, tapos sabi ko, Lord, naku, kailan ko ba i-bring up to sa kanya, kasi akala ko okay na kami. Buti na lang, nung birthday ng anak namin, nag-show up siya, kasi ninong at ninang silang mag-asawa ng anak namin. Tapos, bago siya umuwi, tinanong ko, uy, friend, may time ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? 15 minutes pa naman yung next meeting ko. Bakit? So, ang ginawa ko, sinimulan ko muna sa I made sure na may time siya. Okay, number one. Tapos, tinanong ko,
kasi meron bumabagabag sa akin. I just want to clear some issues with you. Is that okay? Oh, sure. I ask permission. Ito tip na, kung meron kayong notes, isulat mo na to. Kasi ito yung step-by-step process, ha? So, number one, ask for time. Pray. Oh, una-una, pray. Number two, ask for the right time. Number three, ask permission. Oh, is it okay? I just want to clear certain things with you. Sure. Number four, appreciate. You tell her, oh, you know, friend, alam niyo, I really appreciate that you've become our, you are our first friend here on the island. And at talagang parang touring ninyo sa amin na family kami, na pinabike, dinadala niyo kami sa kung saan-saan, nagbabike tayo, nagdi-dinner tayo together, na pumayag pa kayo maging ninong at ninang ng anak namin, di ba? So parang, chinerish ko talaga yung friendship natin, i-appreciate niyo siya. Pangatlo, kaya lang alam mo, when I heard this, nalungkot ako. Saka mo sasabihin na kung anong ginawa niya or what you think he or she did, tapos and how you feel about it. Iwasan natin, ikaw kasi ganito, ikaw ganito. Mula nung ginita mo to, bawal yung pointing fingers, accusations, ganyan. Sabihin mo lang, when you did this or when I heard this, this is how I felt. Feelings, how you felt, okay? Walang judgment. So, nung narinig ko tong balitang to, this is how I felt. And, alam mo, sa totoo lang, na wala namang katotohan yung ganyang issue yan. So, isabi mo sa kanya na sincere ka, na, and ito yung katotohanan, lay your cards out. Anong number na tayo? Pang-pito na ba yun? Pang-anim na ba yun? I lost count. Pang-lima na. Tapos, pakatapos mo sabihin, ask, oh, what do you think? Diba? So, iwan mo naman sa kanya. Ipasa mo naman sa kanya yung bola. Pagkakataon naman niya ngayon, mag-explain sa'yo. Alam mo, laking pasasalamat ko. Ang sabi niya sa akin, alam mo sis, I remember may nagtanong sa akin about that question, pero yung balitang umabot sa'yo, it was already taken out of context. Hindi ganyan yung sinabi ko, hindi ganito. In fact, na-appreciate ko nga yung friendship ninyo. Tsaka diba sinabi ko nga sa'yo na ganito, ganyan, ganyan. Naramdaman ko na it's her turn naman to appreciate me and let me know na kinonsider din talaga niya akong friend. So nalungkot din siya pala na dahil pinagpasapasahan na yung balita, na iba na yung context. So ngayon, klaro na sa aming dalawa. Biruin mo, imbis na binalita ako sa ibang tao na, oh, alam mo si ganyan, ganitong ginawa. Imbis na nag-gossip ako, islinander ko yung tao, hinarap ko siya ng harap-harapan at sinabi ko sa kanya ng ganitong paraan. Tuloy na clear. Nalaman ko kung ano yung katotohanan on her side. Tapos alam mo, naku sis, I was so grateful. Buti na lang, walang katotohanan. Siguro nga, dahil nga, pinagpasapasahan na yung balita, na iba na yung konteksto, na baka nagkamali dun. Alam mo yung pass the message na game, di ba? So, alam mo, in the end, nag-pray kami, tapos sabi ko, Lord, thank you na na-clear yung air, na naging maayos ang relationship namin. Tapos sabi niya sa akin, alo, buti na lang hinarap mo ko at hindi mo pa binalita sa ibang tao. Mas chine-cherish ko tong moment natin ngayon and feeling ko, mas nagiging close tayo dahil nag-usap tayo. Alam mo yun? Kung inisip ko na siya yung kaaway ko, malamang mas marami pang nadamay na iba. Pero the fact na kinausap ko siya at nilaban namin together yung friendship namin. At alam ko na yung enemy ang gustong manira ng relationship namin, ng friendship namin, ng buong church namin. Buti na lang ganitong naging approach ko. By God's grace na mas naging close kami, na-restore yung relationship namin. Tapos naging malinis pa, 'di ba, yung sitwasyon. So praise God talaga. And so it starts and ends with prayer. Oh, haba ng kwento ko. Oo nga. Yes. Diba? Fight for your friendships. Okay. Yun na yun. Yun. So have that mindset. Step by step. That mindset when someone tells you something that is obviously meant to offend you, immediately think, the enemy comes to kill, steal, and destroy. But God, but Jesus came so that you may have life and life to the fullest. So isipin mo kaagad,
hindi siyang kalabang ko. The enemy is doing something so that I may can be offended at aawayin ko yung taong yon. Kasi yes? Tool ng enemy yung offense. Diba? Hmm. So wag kayo mag, kung ma-offend man kayo, wag niyong gamitin yun na wag niyong i-allow yun na makasira ng relationships. Alright. Okay. Yun. So always assume that your friend, your spouse, your brother, mother, father has goodwill and is not trying to disrespect or act unlovingly. So in other words, always give the person the benefit of the doubt. Ayun. Okay. Mm-hmm. Very good. Okay. And this applies hindi lang sa spouses. As I showed you, friendships, any kind of relationships. Yeah. So we won't go through this. Wala na tayong time. You can take a screen. You can take a picture of it. I just want to recommend this book called Love and Respect by Dr. Emerson Eggerich. And this is just one of the pointers that he gives, okay? Ayan. Sorry. May kukuha pa ng ano? May kumukuha ng screenshot. Okay, take the screenshot right now. Shot ng screen. Yes. Screenshot. Okay. Oh, nasa GR na tayo. O is for other-centric. Yan. Philippians 2:3-4. Let's read together. Do nothing out of selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Other-centric. Tingnan nyo, twice pa siya sinabi doon sa message. So when you're thinking of others, in the first thing in the morning, what you do is usually you have a list of things to do, and you think, what can I do to finish what is my goal for today? But instead, for a change, think about what can I do for this person. First thing in the morning. Meron kang to-do list for other people. Diba? So when I wake up in the morning, I have a list and then I put there after God. Okay, and then number two is spouse. I say there, Lord, what can I do for my spouse? What can I do for Miriam that will make her life easier, that will make her happier, na mapapagaang ang kanyang buhay? So nakalista na yun, gagawin ko na yun. So alam ko, meron siyang talk the next day, i-check ko na siya, o how can I help with your flights, or can I help with preparation, or aalagaan ko muna yung mga, yung dalawang boys para she's free. So yun ang ginagawa ko for her because my mindset is, what can I do to serve her. So, many times, magdadate kami, meron kaming questions eh. Ganito, how can I be a better husband to you? Yan, tinatanong ko na sa kanya. And the same thing. Pingi pera, joke. Yes. So, yun, mga examples. So, I know that she likes going out on dates. So, kahit quarantine, nagko-quarantine kami. Or I will say, oh, she needs time for herself para makapag-quiet time. Ako muna mag-aalaga ng baby. Ako muna maglalakad. I know that she needs a break. So ako yung mag-initiate ng mga things that will make her life simpler or easier. Mm-hmm. And that's how we also went to Boracay. I also asked a question, Lord, how can I serve my family better? Yun ang question ko. Hindi sarili muna, pero others first. And that's why we moved to Boracay. Mm-hmm. Okay? Yun. Thank you. In the same way, I also find ways how I can be a better wife to my husband. Oftentimes, my prayer also, Lord, how can I be a better helper to my husband? What does my husband need for me to pray for? How can I be be sensitive to his needs? So there are times the Lord will just prompt me to pray for him if he has a talk, or to pray to give him wisdom on how to lead our family, how to disciple our sons. We have three. How to be an overseer of the church, a better discipler, ganyan. And also, I find ways on how I can support him. Like, nung pandemic, natuto akong maggupit ng buhok. Diba? Buo pa naman yung dalawang tenga niya. So far, tapos nagsisetup din ako, tumutulong din ako sa pag-setup ng kanyang mas techy siya sa akin, eh. Mas moro na siya. Ayan. Natuto din akong mag-bake ng bread nung hindi pa ako pinagbabawalang kumain ng gluten, ng carbs. And then, oftentimes, yung mga need din ng husband ko, especially when it comes to intimacy, even if I don't feel it, I realize that I have to submit to that. So, just as a summary,
of needs of wives. Oh, ikaw na, needs ng wives. So find out what, this is based on research. These are the wives and the husband's top five needs. So makikita mo doon, makukompare mo naman, di ba? Pareho tayong needing of unconditional love and acceptance. Mm-mm. Pero sa number two, magkaiba. Diba? Ang number two ng women is emotional intimacy and communication. Sa lalaki, sexual intimacy. So ito yung sinasabi ko kanina na, anyway, mag-asawa naman kami, ano, na may mga needs ang lalaki. So if you're married, and sometimes you're busy wife, pagod ka sa trabaho, pagod ka sa pag-aalaga ng mga anak, pagod ka sa household, pero may pangangailangan ng asawa mo, di ba? Ipag-pray mo ng Lord, bigyan mo ako ng lakas para ma-provide ko din yung pangangailangan ng husband ko. Yan. In fact, meron nga akong friend. Masakit ang ulo niya, pero nangalawit si Mister. Punta siya sa CR. Lord, take away this headache. Help me to submit to my husband tonight. Di paglabas niya, go silang dalawa. I remember one time, hindi ko feel, pero nag-submit ako dun sa need ng husband ko. Nakabuntis kami, nabuntis ako. Kay Elijah, na lang, praise no? God. Oh, yeah. Hindi, walang Elijah, di ba? So you can take a screenshot of this just to compare, okay? Ano pa mga pangailangan? Ayan, sige. So that will spell the difference between a hot marriage or a cold marriage. Mm-hmm. Yeah. Okay. And for the married couples here, for the married couples here, just remember 1 Corinthians 7, chapter 7, verse 5, do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time, limited time, so you can give yourselves more completely to prayer. Yeah. And afterward, you should come together again so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Tandaan, pang-married couples to ha, singles! Pang-married couples ito. Okay. I think they got the point. Okay. Yan. Yes. All right. Okay. Mm-mm. So maybe we can come back and do a marriage seminar. Okay. Mm-mm. Oh, ito, this applies not just for married couples, but also for singles. Actually, everyone, no? Uh-oh. I made a covenant with my eyes not to look with lust at a young woman. Mm-mm. Job chapter 31, verse 1. This is one of the cornerstone pieces of my book, Real Men Are Pogi, about purity. You know, have you made a covenant with your computer? You know, Lord, I offer my computer to you. And Lord, also I offer my cell phone may to I you. May I not watch anything that is not pleasing to you. Mm-mm. So make a covenant, not only with your eyes, but with your gadgets as well. Mm-mm. Oftentimes, pag nagsuscroll tayo sa social media, makikita natin yung katawan ni Derek Ramsey na nandun sa Instagram. Scroll ka agad, di ba? Iwasan mo na. Alam mo, temptation din sa amin sa Boracay, di ba? May mga lalaki na fit ang talaga? Katawan, may mga girl na mga nakatupis. Talagang grabe talaga, bounce the eyes. Bounce the eyes. And I'm sure dito din may mga billboard na, diba? Yung mga girls, mga less than one piece lang, two piece lang ang suot, diba? So, bounce the eyes, ladies and gentlemen. Ako, ang tinitin ako lang one piece, two piece yung Chicken Joy. KFC. Okay. So, GR is being grace-filled, O is being other-centric, and W is walking with God. Sorry, i-add ko lang, other-centric. You know, when I was single, and I was still in process of God was in process of preparing me to become the wife. I was waiting for the one, and I was being prepared to be the one. One of the things that I would do whenever I would meet the opposite sex is ask myself these questions. No, one is, what is God's purpose for this person? Especially when you're in relation with the opposite sex, no? What is God's purpose for this person, number one? Number two, what is the obstacle that's stopping God's purpose from being fulfilled in this person? And then number three, what is my role in taking away that obstacle so that I can lead or encourage this person to fulfill God's purpose for him? Okay. Dami so, nun, ha? Dami. Three questions. May kodigo ko ba nun? Whenever three you meet questions. Someone? Anong purpose ni God sa tao na to? Okay.
Ano yung balakid para maging close siya kay God? Ako ba yung balakid? Yung. Ako ba yung, am I the reason why this person is stumbling? So dapat hindi ikaw maging hadlang. Hindi dapat ikaw maging hadlang. Kailangan ikaw ang mapalapit. Diba? Imbis so, na mapalayo. Oo. So kung ang nangyari, boyfriend and girlfriend kayo, tapos nagpe-premarital sex kayo. Pero kung iisipin mo to, ano bang purpose ni God dito sa girlfriend ko or sa boyfriend ko? Ano bang balakid kung paano lalo mapapalapit si God o yung purpose ni God? Diba? Pero kung ako pala yung dahilan kung bakit kami nagpe-premarital sex dahil sa pananamit ko, baka dapat baguhin ko yung way ng namanamit ako. Diba? O di naman kaya, baka naman, hindi kami dapat nasa relationship in our season right now. Diba? O baka naman, si girl, hindi pa siya ready. Minsan kasi uso ang evangeligaw eh, diba? Baka dapat, itong girl na to, high type na type ko siya, ididirect ko muna siya sa isang all-women's group. Para meron siyang friends doon na mapapalapit siya ka na kay Lord. Tapos medyo magba-back off muna kasi mas importante, yung girl na to, mas naging number one sa kanya si Lord kaysa ako. Diba? Some things to consider. What is God's purpose for this person's life? What is the obstacle that's stopping this person for fulfilling God's purpose? And what is my role? All right. So other nice. Centered. Praise God. All right. Galing mo ah. Well, galing ni God. Galing mo ah. Diba? That's why I married you. All right. And then W is walking with God. For me, this is one of the most important. When you're walking with God together, wow, it is such a turn on. It is such a relationship booster serving with God together. I'll show you why, okay? When you're putting God first together, what is your usual illustration as husband and wife? Alin? Na parang lumalapit sa putting God first. Ah, okay. Ganito kasi, in a relationship is really a love triangle between husband and wife and God. So, tatlo yan. So, as both husband and wife are getting closer to God, look how close they get. Other. Okay? So, pero kung isa lang ang lumalapit, tapos yung isa papalayo kay God, hindi pa rin sila lumalapit sa isa't isa. Sinusunod ako kasi yung mic. Ideally talaga, kayong dalawa. Pero kahit ikaw lang mag-isang lumalapit kay God, tapos yung isa lumalayo, at least, pwede mo siyang ma-win over. Kasi ikaw ang malapit kay God, di ba? Pero best talaga kung si God ang nasa sentro ninyong dalawa. Because there's a verse in the Bible that says a three-strand cord can never be broken. Yung third cord, yun si God. Pero, so ideally talaga, both of you are each having your individual time with God. And then, it will bring you closer to one another. Now, even, let's say, usually babae ang mas maunang lumalapit kay God, di ba? Now, kahit na lumalayo yung husband mo or yung spouse mo or yung friend mo kay God, kapit ka lang kay God, basta ikaw diretso, fix your eyes on Jesus, and through prayer, God can turn that person's heart around. Yeah. And I think God will redeem families. Especially here in the Philippines, like you mentioned, diba, very matriarchal ang society natin. Usually, babae, mga nanay nagli-lead. But that shouldn't be the case. It should be the husband or the man of the house, the man leading the family in worship, the man leading the family in prayer and devotion. Diba? So it should be the man applying this, diba, of loving the Lord God with all of his heart, all of his mind, and all of his soul. Kasi kayo yung appointed leader in the family. Yeah, that's right. Okay, so anong gagawin ngayon kung lumalayo nga yung lalaki kay God, tapos dahil nga matriarchal lang Philippines, yung babae ngayon ang malapit kay God. Mm. So what can we do? Hindi kayo mga babae, mga asawa. Hindi pray that your husband, you can win them over by your example.
Yes, sabi sa 1 Peter 3, 'di ba? Wives, obey your husband, submit to your husbands, your own husbands in everything, so that even if they are disobedient to the word, you may win them over by the behavior, by your behavior without a word. Okay? So, submission, ladies. Napaka-importante nag-submission. Ang hirap, di ba, sis? Lalo na, pastora ka, di ba? Ikaw ang pastora sa relationship nyo. Mahirap mag-submit. It can only be done by the grace of God. Pero, I have seen relationships, even in my own relationships, that when I submit and allow Him to step up into leadership, the Lord really, really creates breakthroughs in our lives. May mga times na gusto ko siyang sabihan kung anong dapat ang gawin. Nasabi ko na once, hindi pa rin niya ginagawa. At super tempted ako magnag, di ba? Pero ipapray ko na lang kay God, Lord, ikaw na lang magsabi sa Kanya, di ba? Kasi magagalit na naman siya pag nagnag ako sa Kanya, di ba? So Lord, ikaw, that's eventually, gagawin din niya, di ba? So, ganun din eh. So, prayer, submission, and God will do wonders for your relationships. That's right. Yan, sa church din namin, si Pastor Danny Urquico and Don Urquico. Si Don was married to Danny, who was an abusive husband, murderer, drug addict, attempted homicide. Attempted homicide, nakulong, adulterer, even put a gun to the wife's head and the children's head. Pero around that time, nakakilala siya sa Panginoon, dinisciple siya, tinuruan siya mag-submit, submit, submit. And by supernatural grace, alam mo, kahit umuwi na lasing, drug addict, at may babae, yung asawa niya, imbis na bulyawan niya, ginagawa niya, naku honey, alas dos na ng madaling araw, parang pagod na pagod ka, naku, pinagpapawisa ka, lasing ka, halika, papalitan kita ng damit. Gagawa kita ng kape, pupunasan kita, ganun. Diba? Kung lalaki, kung babae ang gagawin, madaling araw ko na umuwi, lasing ka na naman, ganyan. Sino mga kasama mga lalaki? Tapos may asawa, may kabit ka na naman kasama, ganyan. Diba? Pero ang ginawa niya, nag-submit siya, pinakita niya yung love ni God. Alam mo, supernatural talaga. Supernatural talaga, tapos merong kabit, di ba? Sinasabihan ng lalaki na I love you, yung kabit niya sa telepono, na andun lang yung wife. Tapos siya, wala siyang ginagawa. Di ba? Well, hindi siya nagsasalita na kung ano, focus lang talaga siya kay Jesus. Marami mga taong sinasabi sa kanya, ano ka ba? Ba't ka nagpapakamartir? Bata ka pa, kaya mo namang mabuhay ng sarili mo, pwede ka magtrabaho, itakbo mo na yung anak mo. Diba? Umalis ka na dyan. Pero no, she stayed behind and prayed habang tulog yung guy. Lord, alam mo, kasuhan ng frustrated homicide yung lalaki, niratrat yung kapitbahay. Tapos nakulong. Yung kabit, hindi bumibisita. Siya ang bumibisita araw-araw. Tapos napapaisip yung guy. Sabi niya, papalit ko kaya yung asawa ko sa babaeng ito? Nung nakulong siya, walang ibang bumibisita kundi yung asawa. Naramdaman talaga niya yung pagmamahal ni God through her. Finally, na-release siya. Kasi walang nakita, by a miracle, walang nakitang slug dun sa bahay na niratrat niya. Eventually, na-release siya, nagpunta siya sa church, tapos dun siya nagkaroon ng encounter with God. Ngayon, pastor na siya sa CCF Metro East, overseeing 18 satellite churches. Yeah. Imagine. And now they're doing marriage retreats also. Sila maggagawa ng marriage retreat sa CCF Boracay in May. Imagine, kumpara mo yung asawa mo, sa lalaking ganun, ang bait-bait ng asawa ko, di ba? Pero kayang gawin ni Lord na i-restore, gawing pastor, yung lalaking ganyan. Nothing is impossible with God. Meron kaming YouTube channel where you can see, just search yung for interview namin sa mag-asawang Danny Urquico and Don Urquico. Yeah, okay. So, if you put God first in your marriage, everything else
your relationship with your spouse, children, so work and ministry friends will all follow. Yes. It's not just God first, but God in everything. Diba? God yes. in everything. God first because your vertical relationship affects your horizontal relationships. Pag hindi maayos ang horizontal relationships nyo, malamang hindi rin ito maayos. So itong unahin nyo and everything else will follow. Amen. All right. So grow by walking and serving the Lord together. Ministry is everywhere. Diba? Colossians 3:23 says what? Memory verse kaya. Work. Tama, di ba? Colossians 3:23. Yeah, darating yan. Mamaya, babalik yun. Gusto mo bang tulungan kita? Sige. Nasa isip ko, 1 Corinthians 10:31. Sa work to, di ba? Whatever you do, do it for yun, the Lord. Yun, yun. Hindi pa yun? Pero, yan. Yeah, work whatever for the Lord, you do, work heartily. As for the Lord, not for men. Yun, tama. Okay. Ministry is everywhere. So be evangelists wherever you go. Be partners because iron sharpens iron. And share the good news together. Ang sarap na feeling when you and your wife, your spouse are sharing the good news together. There's one time, papunta kami ng Davao, papunta kami ng airport. So every day, we used to do this, di ba? We should bring this back. We pray God give us divine appointments so we could share the good news with someone. And usually God will answer that prayer. And that morning, we were in a Grab. At that time, may Uber pa. Tapos, Going to the airport. Pagod kami. So, yung... Ang aga-aga nun, alas 6, umalis kami ng bahay, hindi pa nakakapag-quiet time. Tapos, so, while bubukas in the kami Grab, ng YouVersion app, babasa kami ng Bible. Tapos, tumi siya sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, sharean mo yung driver. Tapos, sabi tignan mo. Kasi, sabi kasi dun sa verse, di ba? Do not be ashamed of the gospel, for it has the power. Doon na ashamed of the gospel of Jesus Christ. Right? Mm-hmm. Tapos sabi ko sa kanya, sa'yo pinakita yung ni Lord University, di ikaw mag-share. So, chinika ko naman si Manong Uber. Manong, gano'ng katabal na po kayo nag-drive sa Uber? Mga 3 na. Dati, nag-work ako sa government, ganyan-ganyan. Kaya lang, mula nang nahiwalay ako sa asawa ko. Abo, umiyak si Kuya. Sabi ko, Kuya, what's wrong? Kasi, mahal ko talaga yung asawa ko. Kaya lang, ayaw na niya sa akin. Kaya, namimiss ko tuloy yung mga anak ko. Tatlong buwan ko na silang hindi nakikita. Ako, sorry, pasensya na nag-drive siya. Umiyak ako. Alam niyo, Kuya, wala pong accident. Na kami ang naging pasahero nyo ngayon. God loves you. Nung meron din ako, umabot din yung sa punto ng buhay ko, nawala, lahat din nawala sa akin. So, share ko sa kanya yung testimony ko, di ba? Kaya, alam mo, Kuya, may plano si Lord para sa'yo. So, the whole time, nagpe-pray siya in the background. Nag-intercede naman ako. Tapos siya naman, tumika kay Kuya, ako nag-pray naman ako. Diba? So tandem kami, di ba? Maya-maya, malapit na kami, tala, patanggapin na natin. Sinir namin sa kanya yung gospel. Ano Kuya, gusto mo na bang tanggapin si Jesus sa inyong buhay bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Opo, kailangan ko po yan. O sige po, magdasal po tayo ngayon, pero huwag kayong pupikit ha, baka makamabunggo tayo. Sige, mag-pray po tayo. Pinatanggap namin siya by God's grace. Oh, by God's grace, tumanggap siya hanggang makarating kami dun sa Terminal 3. Yun, praise God. And alam mo yung feeling na doing it together. Feeling mo talaga partners talaga kayo. Mm-hmm. And it will really strengthen your bond together. Mm-hmm. Siya nga pala, speaking of bond, meron pong 3 klaseng bond ang mag-aasawa. Merong face-to-face relationship. Kala ko mighty bond. Merong shoulder-to-shoulder relationship. Merong belly-to-belly relationship. Tapos nagiging mighty bond. Si Jesus yon. Yan. Ano ba yung shoulder-to-shoulder, face-to-face, tsaka belly-to-belly? Ang shoulder-to-shoulder, ito yung companionship. So, for married couples, tandaan nyo, a way a woman builds relationship is to communication. Di ba yung mga babae, tara, bathroom tayo, chika-chika-chika-chika-chika. Ay, paglabas ng bathroom, close na sila, di ba? Pero ang mga lalaki, kahit hindi sila mag-usap, manood lang sila ng basketball side to side, afternoon, tapos close na sila. Ganun ang mga lalaki, kasi shoulder to shoulder. Hindi mo na natin sasabihin, pare, di ka, banyo tayo. Delikado ka lalabasan nun, di ba? Hindi ba? Pero, so, wives, this is how you build relationship with your husband. Kung anong interest nila, sabayan nyo. Gaya kanina, nanonood siya ng basketball, tapos ako nagme-makeup doon, tapos na-realize, uy, gumanon siya.
Nako, tabihan ko nga. Oh, ano-ano nangyari? Tapos pinakita niya sa akin, oh, nako, sayang yung Boston Celtics, ganyan. Ay, Boston Celtics. Sayang, hindi pumasok yung ano. Ayun. So, yung, kumbaga, yung interest niya, sinabayan ko. So, ano bang interest ng spouse nyo? Plantito ba yan si husband? Sabayan yung mag-ungkat ng ano, ng halaman. Ng ano, makahiya. Runner ba siya? Makahiya pa yan. Pwede yan. Runner ba siya? Sabayan nyo siyang tumakbo. Ano bang interest niya? Mahilig ba siyang mag-games? Di mag-games kayong dalawa, di ba? That's how you build bond with each other. Ang babae naman is through communication. Ito yung face-to-face. Pang marriage seminar na yan. Huh? Wala na pa sa tayo. Tatapusin teaser ko na. Teaser na yun. Teaser. Teaser lang. Yun. Okay. Oo. Sige. More dawing. Ano ba yung for face-to-face? Usap. O, di yan na. Sige. Face-to-face. Tapos belly-to-belly, yun na yun, di ba? Sexual intimacy. Pag wala kayong sexual intimacy, malamay problema sa face-to-face relationship tsaka shoulder-to-shoulder. So, kailangan maayos ang shoulder-to-shoulder, maayos ang face-to-face nyo, susunod na yung belly-to-belly relationship. Yan. Yan. Okay. Gets? Ayan. Teaser yan para sa marriage seminar. Na pumunta kayo sa Boracay. You're all invited on May 4 to 6. Sa Muse Hotel. Oh, May 4 to 6. Mag-book na kayo, married couples. Welcome to Boracay, okay? For more information, hanapin nyo ng CCF Boracay Facebook page. Alright, okay. Magkita tayo doon. So, serving together, walking with God together. Napakasarap, di ba? Napakasarap. Yan. So again, John Piper says, Christ is most glorified in us when we are most satisfied in Him. So satisfy yourself with the presence of God, individual relationship with God, and then nasarap ng relationship with each other, and glorify God together. Amen. Find satisfaction in Him. Okay. So there you go. There you go. Be grace-filled, forgive one another, be other-centric, consider the other person more important to you, and then walk with God together. That's how you grow in your relationships. Let's close in prayer. Okay, so can we all stand up? Yeah, so sa dami ng sinabi namin, we all go back to the first part where we mentioned and we proclaimed that a life surrendered to Jesus Christ is a life surrounded by miracles. Yeah, the person next to you can be your miracle because, you know, God is bringing relationships to you so that you can experience His fullness of life. But if you have not yet surrendered to Jesus Christ, it's so hard to experience those miracles. So Mary and I would like to give you that opportunity. If you have not really surrendered all your heart, your soul and mind, now is a good time to surrender. Remember Miriam's story about the gospel? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Maybe sin is keeping you from surrendering. Just confess. None of us, all have sinned. Hindi lang po kayo. And the enemy is shaming you from this moment where you can just surrender your life to Him. So, with all eyes just close, this is your time to open your heart and surrender to Him. So just say this prayer. Abba, Father, I surrender my life to You. My heart, my soul, my mind. Buong-buo po, Panginoon Diyos, sa Iyo na po. I confess that I can't do it. I can't save myself because I am a sinner. So I confess to You, Lord, all of my sins, past, present, and future. Ikaw lang po makakapagbayad yan. So I thank You, Lord, for paying the penalty of all my sins on the cross. And right now, I accept Your gift of eternal life, the gift of a full life, the way You meant it to be lived. Thank You, Lord. In Jesus' name I pray. And we pray for relationships. And we also pray for relationships here.
I pray that God wants to create a miracle healing in your relationship. When you accepted Jesus in your heart as your Lord and Savior, you are restored in your relationship with God the Father. But God wants a revival for this church. Some of you may used to have a relationship, but you have fallen in sin. And now, meron kayong secret sins na hindi niyo sinasabi sa iba. But God wants to restore you and revive your relationship with Him today. And so that is you. The Holy Spirit is reminding you right now of what that obstacle is, what that sin is. And this is the time to confess it to God. Say to Him right now, Lord, I'm sorry. I'm sorry I did this. Lord, I want to be restored in my relationship with You. And then God said, yes, my son, yes, my daughter, come back to Me, come back to Me. And so open your arms, because God is coming down to you right now and giving you a warm embrace. Welcome back, my son. Welcome back, my daughter. I love you. I love you. I love you. God is restoring your relationship with Him. He's putting on your sandals. He's putting on your ring. He's putting a cape around you and celebrating. Praise God. I thank You, Lord God. All heavens right now are celebrating because You are restored with back to God in a relationship with Him right now. I thank You, Lord God. So I pray, Lord God, for Holy Spirit revival over this place. Father God, I thank You, Lord God, that each and every heart right now is burning with a desire to be strong in a relationship with You. Father God, I thank You, Lord God, that every heart right now wants to be closer to You, a burning desire to spend time with You, to sing honor and songs and worship to You, to read the Bible, Lord God, to get to know You more and grow deeper and deeper and deeper into an intimate relationship with You, Lord. From now on, every heart wants to put You in number one place, taking away all the idols in our hearts, Lord God, and put You as number one in their hearts, Lord God. I thank You, Lord God. And now that our relationship with You is restored and healed, Lord God, I know, Lord, that You want to create a miracle healing in every relationship in their life, Lord God. I speak against broken relationships between children and their parents. Father God, I speak restoration in these relationships right now, Lord God. I see images of fathers and mothers apologizing to their children and children apologizing to their parents. I see these relationships embracing one another and restoring each other. Thank You, Lord Jesus, for restoring these relationships. I also pray restoration over relationships among siblings, Lord Jesus. Thank You, Lord God. Restoring relationships between relatives, Lord Jesus, and most of all, between spouses, Lord God. May mga nandito na meron kayong hinanakit o resentment against your spouse na ninanamnam nyo, na matagal na pero nandyan pa rin. And the Holy Spirit is asking you now to surrender it to God. Surrender your pain, surrender your hurts to God so that you may be healed right now. And then you can be restored completely in your relationship with your husband. Thank You, Father God, that even now, You are being called back to be the third strand in these relationships, Lord God. I thank You, Lord God, that once these husbands and wives come together once again, face to face, shoulder to shoulder, belly to belly, they will experience Your presence, Lord God. If you're with your spouse today, hold their hand and give it a squeeze. Yes, this is your signal. Yes, yes, we're okay. We're okay. I forgive you. I love you. Thank You, Lord Jesus, for this restoring these relationships today. And Father God, I pray, Lord God, that every husband and wife relationship here from now on will continue to put You first in their lives. They will individually put their relationship with You first so that they can be closer, and that You will use every husband and relationship
husband and wife relationship in this church, Lord God, to be a mighty, strong tower, Lord God, to give you glory. I pray, Lord God, that every relationship in this church will be used to win more souls for your kingdom, Lord God. I thank you, Lord God, that every family will be a ministry, Lord Jesus. Every family will be a Bible study group, Lord God, and that you use families in this Life Giver Church, Lord God, to be strong in the Lord, to win more souls to your kingdom, Lord God. And you would bless this church, Lord God, with more soul winners, change makers, transformation makers in their community, Lord God. For your spirit is in this church, and you have anointed them to give life to each other and to this community and the whole world. In Jesus' mighty name, amen and amen.